paano birthday ni Andrew Bagawisan sa kanya Andrea Tagines. Text nyo para manlibre sila. Magandang araw kapamilya ngayong 10th araw ng Hunyo. Nagbabago ang mga balita, pumuputok ang mga storya. May impormasyon mahalaga, no more no less, sa atin ng TV Patrol Express. Sa atin pong top story, nagkatensyon sa harap ng compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City lunas ng umaga. Ito'y matapos na magsagawa ng operasyon ng Philippine National Police kaugnay ng patuloy na paghahanap sa televangelist na si Pastor Apollo Quiboloy. Mahigit 100 pulis ang dumating sa lugar para maghain ng warrant of arrest laban kay Quiboloy at 5 iba pa. Kaugnay ito ng mga kinakaharap nilang kaso ng sexual abuse at trafficking sa mga korte sa lungsod at sa Pasig City. Sumulpot din sa entrance gate ng compound ang mga supporter ni Quiboloy. Nanawagan sila ng hustisya para sa kontrobersyal na pastor at dinepensahan ang kanilang leader laban sa mga isyong kinakaharap niya. Sa huli, bigo ang mga pulis na matagpuan si Quiboloy sa nasabing compound. Nauna nang itinanggi ni Quiboloy at ang mga supporter niya ang mga aligasyon na anilay gawa-gawa lang ng mga dating miyembro na may sama ng loob sa kanilang grupo. Binatikos ng Teachers Dignity Coalition ang utos ng Malacañang sa mga ahensya at tanggapan ng pamahalaan at mga pampublikong eskwelahan na isama sa kanilang flag ceremony ang bagong Pilipinas hymn at pledge. Ayon sa grupo, isa itong uri ng propaganda at indoctrination gaya ng ginawa noong panahon ng batas militar. Anila ang pambansang awit ng Pilipinas na lupang hinirang ang pinakaangkop na awit sa mga flag ceremony. Samantala, nanawagan si ACT Teachers Party List Representative Franz Castro kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bawiin ang kautusan at tutukan ang pagtataas ng sahod ng mga manggagawa at pagpapababa sa presyo ng mga pagkain. Pinasinayaan na sa Isabela Province ang pinakamalaking solar pump irrigation project sa Pilipinas. Target ng proyekto na mabigyan ng sapat na irigasyon ng mga magsasaka para mapaigting ang kanilang produksyon. Binubuo ito ng mahigit 1,000 solar panels na kayang magbigay na higit 700,000 watts ng kuryente. May dalawa itong submersible pump na kayang maglabas ng 12,800 na galon ng tubig kada minuto para sa 350 hektarya ng taniman. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na makikinabang sa proyekto ang sektor ng agrikultura sa lalawigan, lalo't umaasa lang sa mga posong gumagamit ng diesel at gasolina ang mga magsasaka doon. Tiwala rin ng Pangulo na makatutulong ang proyekto para matugunan ang pangailangan sa tubig ng mga komunidad. Napakalaki ng naging katipiran natin dito dahil bukod sa libre na ang pagkukuhanan ng kuryente, inilagay mismo sa taas ng irrigation canal ang ating solar panel. Karating na naman ang El Nino, bumalik ang katuyot na magtagtuyot, ay meron din tayong maasahan ng water supply, hindi lamang para sa irrigation, kung hindi pati na para sa water supply ng ating mga consumer. Magbibigay ng libreng legal services at assistance ang Department of Justice sa Rizal Park ngayong Lunes, June 10 at sa Martes, June 11. Kasabay ito ng paggunita sa 126 na taon ng kalayaan ng Pilipinas. Lalahok din ang iba pang ahensya ng pamahalaan sa tinaguriang pampamahalaang programa at serbisyo. Una nang mag-aatid ng serbisyong legal ang DOJ Action Center at Public Attorney's Office sa mga walk-in clients sa Luneta. Naroon din ang Board of Claims na tutulong sa compensation applications. Tutulong mag-process ng clearance application ang National Bureau of Investigation habang tutulong ang Bureau of Immigration sa tourist visa applications. Nasawi ang isang lalaki matapos saksakin ang kanyang live-in partner sa Santa Ana, Maynila lunas ng gabi. Ayon sa tsuhin ng biktima, naabutan niyang nagtatalo ang dalawa sa loob ng kanilang kwarto. Sinubukan niyang awatin ang babaeng suspect na may hawak na kutsilyo. Lumabas siya ng bahay para humingi ng tulong, pero doon na umano nasaksak ng babae ang biktima. Panoorin po niyo ito ha, kita sa CCTV ng barangay na nakalabas pa sa kanilang bahay ang dugo ang biktima kasama ang suspect. Kita rin kinulungan pa ng suspect na maisakay sa motorsiklo ang biktima para maisugod sa ospital.
pero binawian din ang buhay dahil sa natamong saksak sa may dibdib. Ayon sa otoridad, selos ang isa sa sinasabing posibleng dahilan ng krimen. Nakakulong na sa Manila Police District Homicide Division ang suspect na mahaharap sa reklamong homicide. Balik na naman sa kulungan ang isang lalaki matapos na maaresto sa ika-apat na pagkakataon. Ito'y dahil sa pagnanakaw ng motorsiklo sa Novaliches, Quezon City. Ayon sa polis, dumulog sa kanilang tanggapan ang biktima na dinakawan ng bagong biling motorsiklo. Kita sa CCTV ang lantarang pagtangay ng suspect sa motorsiklo nakaparada sa tapat ng bahay ng biktima. Modus umano ng suspect na ibenta muli ang mga nakaw na motorsiklo. Batay sa kanilang record, may 3 case ng carnapping sa Caloocan, Bulacan at Valenzuela ang suspect. Aminado ang suspect sa krimen, pero iginiit niya na ibabalik naman niya ang nakaw na motorsiklo. Maharap ang suspect sa reklamong paglabag sa new Anti-Carnapping Act. Inuwi ko kamay namin at kumain ako kamay namin. Kumain. Tapos hindi ako sa kumain, umanis na ako. Inalik ko siya nun, wala naman siya nun eh. Good news para sa mga motorista, huwag po muna kayong magpakarga ngayong Lunes dahil bababa ang presyo ng mga produktong petrolyo. Buti na lang pala, nabulungan ako, di ba ako nagpakarga, no? Nag-anunsyo na ilang kumpanya ng langis sa simula sa Martes, June 11, ay magtatapya sila ng 1.20 sa presyo ng bawat litro ng diesel. 60 sentimos naman ang kalta sa kada litro ng gasolina, habang 1.30 ang rollback sa kerosene o gas. Paliwanag ng Department of Energy, bunga ito ng patuloy na mahinang demand, mataas na interest rate at paglobo ng produksyon ng langis ng Amerika. Dagdag ng DOE, mas malaki pa sana ang rollback kung hindi humina ang piso laban sa US dollar. Sa entertainment news, hello there mga Bloom! Nakaregister na ba ang lahat sa official website ng Nation's Girl Group, Bini? Inilunsad ngayong Lunes ang website ng Bini kung saan pwede maging exclusive member ng fandom. Bukod sa mga detalye tungkol sa mga members ng grupo, makikita rin sa website ang kanilang exclusive content tulad ng photos at videos. May special na perks din dahil kapag member ka, pwede ka bumili ng kanilang official merch. Dito na rin makikita ang mga upcoming events ng Bini. Sa Martes, gaganapin ang kauna-unahang Happy Bini Day. At sa June 28, 29 at 30 naman, magaganap ang kanilang first ever solo concert na Biniverse. Tatanungin sana kita kung nakapag-sign up ka na. Hindi pa, mamaya. Oo, busy ako eh. Busy. Pero marami na akong kilala mga Blooms na nag-sign up na. Para nga sila yung mauna sa lahat ng balita. Ang tanong, Denise, ilang buwan na natin sinasabi ito? Kabisado mo na ba yung pantropiko? Oh my God, Bini na Day na bukas. Happy Bini Day. Happy Bini Day to you too! Bumati lang si Denise. So, basta pagkasama ka. Si Andrew Bagawisan kayang sayawin yung ano. Yung mga birthday, yung may birthday. Pero birthday niya, ibigay na natin sa kanya yung dignidad niya at dangal ngayong araw. Bukas na lang. Bukas abangan natin, Bini Day. Bukas dapat sasayaw ka, pantropiko. Abangan niyo. No promises. Yung mga nage-LSSC, alam niyo na. Basta kasama si Jeff. Walang nasabi si Denise. At yan ang mga nagbabagang balita. Laging tumutok sa TV Patrol Express. Para sa mga may init na balita at impormasyon na kailangan niyong malaman, huwag din pong kalimutan mag-LSSC, like, share, subscribe, and comment. Sundanin po ang TV Patrol sa Facebook at TikTok. Ako po si Denise Tensai. Mga kapamilya, mga Blooms, mapapanood ang TV Patrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, A to Z, iWantTFC YouTube at All TV. Ako po si Jeff Canoy. Maraming salamat at magandang araw, kapamilya.